Hala, ano nangyari dito sa kusina namin na wala na yung pagiging aesthetic? Na-reveal na nga yung itsura nung wala ng wallpaper. Pero bago ang lahat, tara samahan nyo muna kami magalis ng mga gamit dito sa may kusina, pati na nga rin dito sa itaas dahil aalisin nga namin tong patungan. O, diba, another makeover na naman nga tayo kasi yung mga wallpaper namin dito sa may kusina naninilaw na nga rin dahil isang taon na nga rin mahigit itong mga wallpaper na to. Dapat nga bukas pa namin to gagawin pero dahil mapilit nga ako kaya eto ginawa na nga namin. Ito nga palang patungan ko dito sa may kusina. Eh, nakaskrew nga lang yan. Kaya ayan, pinagtatanggal na nga ng asawa ko para maalis na namin itong patungan. Sa mga nagre-request nga na pinturahan na rin namin pati itong kisame dito sa may kusina, your wish is our command. Kasi nga, pipinturahan din namin yan. Kaya kung mapapansin nyo, yung ibang part dito sa may kisame, eh, namasilya na nga ng asawa ko. Mamasilyahin niya nga daw muna yan bago pinturahan. At eto, sinimula na nga namin tanggalin itong mga wallpaper dito. Gagamit nga lang din pala kami dito ng thinner para nga maganda yung pagkakatanggal namin itong mga wallpaper. Sa totoo lang, pag bagong kabit talaga yung wallpaper, napakaganda talaga sa pader, pero pagka ganitong tanggalan, ako po, ang hirap pala tanggalin. Nabanggit ko na nga sa inyo nung nakaraang vlog ko na no more wallpaper na nga kami dito sa bahay at puro pintura na lang yung gagamitin namin. Pero dito nga muna namin sisimulan sa may kusina dahil dito nga may pinakamaraming wallpaper. At eto, nare-reveal na nga yung pader namin na color violet at ako pa nga yung nagpintura niyan dati. Kaya naman sa mga nagbabalak na na magdikit ng ganitong klase ng wallpaper sa pader nyo, eh mag-isip-isip na nga rin kayo at napakahirap pala nito tanggalin. Yung isang klase kasi ng wallpaper, yung nakarolyo na parang papel lang siya, napakadali lang tanggalin nun, pero eto nga, napakahirap talaga. Kaya naman, kailangan talaga gagamitan nyo to ng thinner, pero alam nyo ba kung ilang thinner yung nagamit namin dito? Nakadalawang bote kami dito pa lang sa part na to, tapos may natira pa nga na konti nung nakaraan. Kaya naman, honestly, magastos talaga sa thinner to, pero ayos lang din, para nga mas mapadali yung pagtatanggal namin. Pero ewan ko ba't meron at meron pa nga rin talaga natitirang pandikit. Sobrang dikit kasi talaga ng ganitong klase ng wallpaper sa pader. Ang dahilan kasi kung bakit nga nag-wallpaper kami dito sa may kusina kasi nagmumoist yung pader dito pagka naulan tapos yung pintura naman ilumulobo. Based nga dun sa napanood namin, kailangan nga daw lihain yung pader tapos pahira ng neutralizer at yung gagamitin na pintura ay yung waterproofing. Pero sa may mga nakakaalam dyan, comment down below nga kung ano ba yung gagawin sa mga ganong klase ng pintura na nagtutuklapan sa pader at lumulobo. Open kami sa any suggestion na meron kayo, kaya naman comment down below at lahat nga ay babasahin ko. But anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko dahil hapon na nga kami nagsimula at kulang na nga yung dalawang bote na ginamit namin kaya naman bukas na namin to itutuloy. Yun nga lang, sana bukas pa yung hardware na malapit dito sa amin bukas, eh Linggo pa naman. Pero if ever man nasarado, gagawin na lang namin kung ano mga pwede namin gawin dito sa may kusina bukas para kahit pa paano imabawasan nga yung mga gagawin namin. Buti na lang din talaga at hindi na namin pinatungan ng another wallpaper itong mga nakakabit dito sa pader kasi yun sana yung gagawin namin nung nag-makeover kami. Pero ngayon nga, nagbago na yung isip namin at no more wallpaper na nga dito sa bahay dahil pintura na talaga yung gagamitin namin at mas matibay pa nga yun na talaga namang tatagal. At finally nga, eto natapos na rin kami dito sa part na to at eto na nga yung itsura niya nung nawala na yung mga wallpaper nung natanggal na namin. Grabe, excited na ako kung ano-ano pa yung mga pwede namin gawin dito sa kusina at kung ano nga ba yung magiging outcome nito. At yun lang muna mga Marcy at Parsy, salamat sa panonood. Please like and share this video.